Okay, guys, hi, welcome to our edition of Checking the New Play to Earn Game by Naman. So, nung nakaraan nag-live stream ako about dito. And yun, may natutunan ako dun sa mga umaten sa aking live stream, no? Kay Boss Black TV at kay J-Drug TV. So, maraming salamat dun sa dalawang yan na umattend or pumasok sa live stream ko last time. So for now, try natin i-review kung paano ba ang magiging laro or ano ba ang larong ito, yung buy naman. So, this is only my personal view. Hindi siya talaga financial advice. So, lahat ng papasukin nyo sa crypto is kailangan yung pag-aralan. Do, parang Dior lagi, Dior. It's do your own research. And, yun nga, risky ang crypto, risky ang everything sa crypto. Kasi napaka-volatile niya talaga. Sobrang taas. Mamaya, sobrang taas ngayon, then biglang bagsak ng ilang segundo. So, ganun siya, okay? So, afford, parang sabi niya, invest only the thing or money that you can afford to lose, sabi ng iba. Tama ba yun? Invest what you can afford to lose. Invest only what you can afford to lose. Ay, hirap mag-English, ha? Anyway, so sige. Pasukin natin ang MF and Binance NFT game. So, just like other mga games ngayon na naglabasan, like My DeFi Pet, Axies, Crypto Blades, ano pa ba? So, Binance, meron pa Alien Worlds. So, lahat more on battles. Meron silang tinatawag na arena, Battle Dome. Yung basta game battle siya eh, depende ang iba through card skills. Ito naman energy or something card din ang buy naman. Ang My DeFi Pet din is ganun, depende sa skills mo, sa stats ng pet mo, ganun. So itong buy naman is like magkano ba ang magiging kitain mo dito. Paano ba kumita? Paano ba bumili? Anong token ang kailangan natin i-hold or magkaroon tayo para makabili nito? Okay, so ang Binance is under Binance Smart Chain Contract or Network, which is para sa akin, mababa ang fee unlike sa Ethereum Network. So, everything na magta-transa ka dito, syempre may gas fee. Gas fee, like charge. Pag magpapadala ka ng pera sa Palawan, Cebuana, iba may charge. So, ganun din dito sa crypto. Every time na mag-send ka, mag-deposit ka, mag-withdraw ka, magta-transa ka, meron siyang tinatawag na gas fee. Ayun. So, sa Binance Smart Chain, mura ang gas fee. May mas mura pa din dyan. May mga ibang network na mas mura pa ang fee. So, para magkaroon ka ng BMON token, kailangan mo magkaroon ng BNB. So, tulad nung previous na tutorial ko sa Binance, maraming exchanges kung saan pwede ka makabili ng BNB. Pero mostly, binibilhan talaga na exchange ay ang Binance. Okay? So, pag may BNB ka na, pwede ka naman bumili ng Binance or ng BMON token sa PancakeSwap or sa ibang exchanges. May mga may nadagdag na dalawa, hindi ko alam kung exchange yun. Pero mostly, ang mga buyer is sa PancakeSwap sila bumibili. Which is gagamitin mo doon ang Trust Wallet para makabili ka through dApps. So, pinakita ko rin sa inyo ang tutorial kung paano gumawa nun. So, ngayon, pasukin natin ang website ni Binance. So, click nyo lang dito
sa Launch NFT app. So tingnan natin ang kanyang, so ano ba ang nilalaman ng webpage na to. Okay. So laging may ganito para maiwasan ang mga boot-boot. Okay. Ayan. So, makikita nyo dito. So, ito pinaka main page nila pag halimbawa nakapasok ka na. So, ang nangyari sa akin is connected na agad ako sa wallet. Nakita na agad, nag-reflect na yung buy naman or ng, yung Bmon token ko kasi naglalaro ako ng my DeFi pet. Kaya, since BSC din to, kaya ayun, pumasok na siya. I mean, na-read na yung ano ko, yung wallet ko ba. Ayan, nag-reflect. 46 lang ang aking Bmon token na nag-delay. So, hindi siya talaga cash siya. So, makikita nyo dito, actually, ito lang ang pinakalaman niya na yan, wala na. So, dito makikita nyo si Dragon and then shop. So, pag-click nyo ito, makikita nyo yung buy naman contract. So, collection, rewards, and ranking. So, makikita nyo dito ang monsters nyo and energy. So, pag nakita nyo ito, energy yan. So, filter by. Ito ang pagkakalam ko dito. Sa tulad nung napag-usapan dun sa chat. Ito yung mga klase ng mga cards. Kasi sabi nila, na mapabilog sila sa earth, fire, what, mystic, whatever, ganyan-ganyan. Mga classification yata yan ng cards mo. Kung sa ano pa, merong rare, kung sa may DeFi pet pa, merong rare, common, uncommon, yung mga ganun. Tapos kung sa Alien Worlds pa, merong tinatawag na shine, mystic, ano ba yan? Kalimutan ko na. Basta, mga ganun. So yung parang level ng powered cards na meron ka. Kung tama ako, yun lang ang pagkakaintindi ko dyan so far kasi hindi ko pa naman alam yung buong laro. So, if ever gusto mo nang bumili at meron ka ng Bmon token, punta ka lang dito. So, sa shop, makikita nyo na merong price nakalagay dito, 1,200 monster booster. So, ibig sabihin po nyan, makikita nyo itong gold coin na to. Ito ang symbol ng token ng Bmon. So, ang kailangan mo makabili niyan. Ay, para makabili ka ng card, is kailangan mo magkaroon ng 1,200 na Bmon token. So, wala akong pambili. Kulang yan. So, sabi doon, per pack, NFT pack, ang bibilin mo. So, sa loob ng isang pack, may tatlong cards yan na laman. So, ganun din daw yung energy booster. I don't know kung yun na nga yun. So, lagi silang partner. So, ang kailangan mo is 1,200 plus 200. So, 1,410. Yeah, but parang tumaas. Parang tumaas ang ano niya. Kahapon 1,000 lang ah. What? Parang 1,000 Bmon lang kahapon. Ba't ngayon ang mahal na? Tingnan natin. Kahapon. Ay. Grabe naman to. Tinaasan nila agad. Parang kahapon sa live chat ko, ano lang yun ah. So, 1,200 plus 210. So, magkano ngayon ng, i-check yun sa CoinGecko or sa CoinMarketCap. Sabi natin, 13. Kasi kasama na ang gas fee. What? 18 na. So, gagastos ka na ngayon ng price na 18,000 para makabili ka ng pang start mo. Yeah. So, 18,000 ang possible na. No? Pag tumaas pa ang Bmon market, ang value ng Bmon token, mas mataas pa. So, yun. And, okay. So, pag halimbawa meron ka ng cards, makikita mo yan sa collection mo dito. Kung anong klaseng cards meron ka. So, puntahan natin ang kanilang ano, ang webpage nila. Ang mahal na. So, yun, sabi nga, pag nakabili ka na ng card, o, di ba, 1,000 lang dati, tapos 190,
Wala na, ngayon tumaas na para tinaasan nila. Yan, lupit naman na ito. May 1 million na demon. So, soon, pag halimbawa nakabili ka na, makikita mo dito lahat ang inyong mga cards. Yan. So, sa collection. So, yun. Ito yung ano ng cards niya. No? Ito yung sinasabi nila na no? Yung mga classification daw. May forest, water, fire, light, and ano ba yun sa nila? Mayroon pang fire. Kalimutan ko pa yung iba. So, yan. Mga classified. Tapos, makikita nyo din dyan yung cost. Pero estimated cost siguro to. Yung nakalagay algorithmic cost ng bawat card. So, sabi ng iba, swertehan din makakuha ng card. For example, may mga card kasi nagkukost ng $500. So, wala na. Pag nakakuha ka nun, kahit pa paano, medyo bawi mo na yung pinuhunan mo. Ano? And, since surprise lagi ang NFT pack, anong laman, automatic, kung alabang hindi pa okay ang battle, hindi pa open ang battle, pwede mo siyang i-stake muna, NFT staking. NFT staking means parang, ang pagkakaintindi ko dyan, is parang ito time deposit mo ba, yung mga NFT mo, yung mga cards mo, kung hindi mo pa naman ginagamit, para maka-earn ka ng mga rewards. So, ang mga rewards dito, ang makukuha nating rewards is, eto, sabihin natin, ayan. Ang rewards na makukuha mo is, kung i-stake mo ang yung energy, magkakaroon ka ng energy na gain or reward. So, i-collect mo lang yan. Mas maganda daw na i-collect mo siya, ipunin mo lang muna. Kasi every time na mag-collect ka ng rewards mo, magko-consume ka ng gas fee. Gas fee, which means every transaction, magko-collect kasi yan sa MetaMask wallet mo. So, mababawasan ng BNB mo. Yun ang gas fee. So, ganun din, ang monsters na NFT mo, kung i-stake mo din siya, yun, makakollect ka ng Bmon token. So, siya. Ganun din, kung halimbawa sa mga kung hindi mo naman ginagamit pa, pwede mong, di ba, wala pang battle, hindi ka nakikipag-battle pa. Ito din. Pwede mong stake. Hindi ko alam kung paano to. Anyway, so, yun. And ranking sa mga, ano naman to, yung mga grabe, maganda ng mga class ng ano nila, ng NFT nila. Sana all. Oh, yan. So, kung sa mga gamer, mas beneficial to sa mga gamer kasi magaling sila magbasa ng mga, ano, mga skills or energy or stats ng mga cards na gamitin. Halang mahal na. Shumay. Kahapon 1,000 lang yan, tapos ngayon 200 na. So, ayun, ganun lang. So, for now, since sabi dun sa Twitter nila, if gusto nyo maging updated sa game, punta lang kayo sa Twitter ng Binance. Ayan, nakalagay dito. Collect, stake, battle, play, and earn. Diba? So, for now, collect, bili muna kayo, then stake nyo muna while hindi pa open ang battlefield, parang ganun. So, since ang upgrade nila is, ayan, I'm working hard very soon, ma-open ang battle mode, then magkakaroon ng mobile. Baka yung mobile nila is pwedeng malaro sa mobile, something. And then, for safe NFT trade P2P, so magkakaroon sila ng escrow contract para sa trading na ng mga NFT. What? Ayan, galing. Ang swerte ng mga nakabili dito, muna. So, since like Axie before, kung matandaan nyo, nagsimula din siya sa 9,000, 18,000. Ngayon, magkano na ang team ng tatlong Axie. Ay, may battle na pala na kanina. Oh, saan ba yun?
So yun, check nyo lang lagi ang kanilang webpage. Pero grabe, ba't tumaas na? So magkakaroon pa dito ng battle if ever ma-upgrade na nila ang kanilang system. Ayan. So pwede nyo din pala i-send ang mga monsters nyo. Kaya pwede nga P2P na bentahan. So update na lang tayo. Wait na lang tayo sa mga coming updates sa mga naglalaro nito. Sa willing maglaro ng Binaman. What? Grabe ang mahal na. Hindi na tayo makakasabay ng 18,000 na siya. Or possible, kailangan may 20,000 kayo kasi bibili kayo sa BNB, sa Binance ng BNB. Then, ito transfer nyo sa Trust Wallet BNB. Then, bibili kayo sa Pancake Swap. Well, anyway, ang charge naman, mas maganda, maramihan ang bilhin nyo para isang charge na lang. And then, yun, bili na kayo, connect nyo na lang dito sa Binance. Oh, ang mahal yan na. Okay, anyway. So, I hope may matutunan kayo. So, sa mga willing mag-invest, take your own risk. So, pwede nyo na yung, pwede kayo, ang magandang advice dito na narinig ko is, pwede kayong bumili ng pack kahit na hindi kayo gamer. And then, ang gawin nyo is, wait nyo na lang ma-open ang marketplace din. Ibenta nyo yung card. Kasi what if nakakuha kayo ng magandang card. Di ba? Yun ang hinihintay ng mga player. So, ayun. Thank you for watching, guys. And I hope na may natutunan kayo kahit konti lang. Based sa aking pagkakaintindi. So, sa susunod ulit. Bye-bye!